Okay na mga master, so ito na finished product na yung ating nabiling 150. Ito yung PIA. PIA charger. Yan, meron tayong 1224, ito yung ating switching. Tapos, nilagyan natin siya ng fuse input, alternating current, para sa input niya may protection siya. Okay. Yan. Tapos meron siyang maximum, tapos meron siyang minimum. Tapos ito. So pag nakalagay sa diyan, minimum, ito maximum. Yan, maximum, minimum. Tapos ito yung kanyang turn off power. Yun. Tapos nilagyan natin siya ng output fuse. Ayan na, yung pupunta na sa battery charging system. Okay na mga kasipa. Ito mga master. Yan, so kapit natin. Ito na yung output niya. Yan. Okay, namamatay siya. Okay. Ang voltage reading. Voltage reading nito ay 9.13. Yan. So nakalagay tayo sa minimum. Tapos nakalagay siya sa 12 volts. Yung 12 volts papunta sa kaliwa. Lalagyan natin sa maximum. Yan, kung mapapansin nyo, lumiliwanag. Minimum, maximum. Minimum, maximum. Yan. Minimum, 9.12. Maximum, so 10 point volts. Yan. Tapos ito naman yung kanyang 24 volts. Lalagyan natin sa minimum. Tapos 24, set 24. Yan. So napakaliwanag ng ilaw. Ayan, mapapansin nyo. Ayan. So, 17.38 volts yan. Okay. Success. So, ito yung output. Itong black wire. Yan. Yan. Tester. Tapos test valve. Fuse. Protection. Tapos power off. Yun. On. Yan. So, ito yung mga kasipa. Yung 150 pesos ko galing dyan shop kanina. Nabili natin. So, nabuo naman natin. So, magagamit natin. Matataba yung kanyang coil niya. Kung makikita nyo yung coil niya. Sa wire. Circuit brand number 18. Ganun kataba. Ayun. Gawang Albert yan. Yan. Hanggang saan naabot ang PIA mo. Hindi lang PIA horn. PIA charger meron. Okay. Thank you.